Hi guys, good morning. For today's video ay mag ano tayo ngayon. Mag-proof pa ng ating Calathea zebrina. Binili ko kasi siya ng may saha na. So, kailangan ko siyang paghiwalayin kasi para dalawa na yung for benta ko. For sale kasi itong mga to. So, for now, sabayan nyo po ako sa pag-proof ako nito. Okay guys, standby lang kayo dyan. So, ngayon, ito muna yung aking snake plant. Gusto ko siya munang ilipat sa magandang paso. Para makita naman yung kagandahan niya. Ayan o. May anak na rin siya. So, lipat ko lang. May na-ready na rin ang paso para sa kanya. Hindi ko na siya gagalawin. Tanggalin ko na lang yung kanyang plastic bag. Yan. Diretso ko na lang to para ano. So, ang dami niya kasing ugat to. Hindi naman kasi masilan tong ano na to. So, eksaktong-eksakto siya sa ating kinuhang paso. Kunting dagdag lang ng lupa sa gilid. Itong isa guys, kasi nga for binta ko siya, para mas maganda po siyang tingnan, lagay natin siya sa white pot. Kasi nga, nabili natin siya na nasa seedling bag lang. Yan. Actually, ano lang to eh. Ordinary, kaya lang napaka ano niya, ang ganda niyang tingnan. Tsaka napaka photogenic niya pag pinicturan niyo. So, ito lang guys. Maliit din lang na pasok. Diretso na para hindi na magalaw. Tansyahin lang kung eksakto na ba yung lupa niya pag nilagay mo. Pag hindi, dagdag lang tayo ng konting pasok, konting lupa sa ilalim. Yan. Pwede na. Tapos, yun lang, ulit lang. Kasi ano, nakakompak naman tong ano niya, lupa. Na hindi na magalaw, diretso na rin lang naman siya, tubo. Ang bilis lang daw guys. O, di ba nag-iibang anyo siya pag nasa white patch siya. Ayos. So ito guys, dahil dalawa, so, kailangan ko gumamit ng kutsilyo dito. Dandahan lang. Hindi naman ito mahirap buhayin. Ang ano lang nito, huwag lang siya i-expose sa init. Kasi nga, family siya ng Calathea. Pag in-expose to sa init, sunog to. Magiging brown itong mga dahon niya. Sayang. So, ang gagawin ko lang ngayon ay ito. Basta tandaan nyo guys, pag Calathea, shaded area lang lagi. Na gusto nila ng malamig na lugar. Pero gusto nila ng bright pero malamig. Ayun. So, medyo matigas yung lupa na ginamit. As much as possible kasi sana hindi masugatan yung ilalim niya para hindi niya ramdamin. Ayan. So, try natin gamitan ng medyo matalas-talas. Kaya lang, ito ay anak niya talaga, so walang choice kundi masugatan yung ilalim niya. Pero dahan-dahan lang. Yung iba nga talagang ina-uproot. Ako hindi ko ginagawa yon. Kasi sayang kasi na-stabilize na yung mga ugat niya dun sa ilalim tapos gagalawin. Parang magbabago ka ang tanim. Kaya yan, ako ano lang, kung may masaktan, at least konti lang. Mayroon pa rin sinusuport na nakabaon na ano na mga ugat niya. Yan. Yan. So, ayan guys. Naiwalay ko na siya.
dami niyang ugat eh. Kung nagbibinta talaga kayo ng halaman guys, ang kagandahan lang talaga pag bumili kayo ng pambenta, yung mga lash na, yung may mga anak na, kasi mapuprupa mo siya, mas kikita ka. Kasi mahirap makipagsabayan ngayon sa pagbilhin mo rin siya na ACS na ganun din. Mahirap makipagsabayan sa presyuhan ngayon sa dami ng mga sellers. Kaya maganda talaga pag ano, mga lash ang gagawin mo tapos ikaw na magpropagate. Para kumita ka naman. Kasi kung paisasa din, papatong ka lang na pakunti-kunti, lugi ka po. Lugi ka, sa shipping lang naman, sa shipping pa naman ay ang mahal ng shipping. Ayun. So ito na guys, oh, nakadalawa na ta, dalawa na siya. Hindi ko siya nasaktan. Ayan, diretso na lang naman itong tubo. Dagdag lang tayo ng lupa niya sa ilalim para hindi siya masyadong lubog. Lawas lang tayo kasi malaki daw, malaki masyado yung lupa niya para sa paso. Hindi tayo gumagamit ng malaking paso kasi nga ibibenta din lang naman natin siya. Si buyer na po bahala dito mag ano, magdagdag ng kanyang paso. Oo, magbago ng paso. Yan. So yan lang. Dagdagan na lang natin ng lupa yung gilid. Ang water requirements naman ito ay ano lang. Tingnan nyo na lang kung kailangan niya ng diligan. Kung medyo tuyo na yung lupa niya, saka nyo diligan. Ayaw din naman kasi nila ng masyadong maraming tubig. Hindi rin sila matakaw sa tubig itong mga kalateya. So ito na guys yung ating isang na-propagate. Yan. Basta nalagay mo siya sa white pot, nagbabagong anyo siya. So may dalawa na ako. Ito kasi isa lang talaga to pero mura ko siyang nabili. Binigay sa akin ng suke kong supplier ng murang-mura. Ayan. So itong isa, siyempre lipat na rin natin. O si Brina na to, hindi naman to talagang maselan sa maselan alagaan eh. Dali lang to alagaan. Huwag lang talaga siyang painitan. Huwag na huwag talaga siyang painitan kasi sira talaga itsura nito pag nainitan. Sunog talaga siya. Magiging, hindi na ito magiging zebra. Brown na yan mangyayari. So, yan. Ayan na sila guys. Meron na tayong tatlong Kalateya Zebrina. Mabilis lang no guys. Pwede na agad to guys si ano, i-release. Kasi hindi naman nasaktan to. Ayan. Hindi naman natin siya in-uproot. Iniwalay lang natin pero nandun pa rin nakabaon yung mga ugat niya sa lupa. Diligan na lang natin ito. Diba guys? Ito maliit pero mas marami siyang dahon. So same price na rin yan. Ito guys, i-repot ko na rin to. Ating donkey's tail. Yan. Ganda niya kasi, kung makita nyo lang to sa personal, ang ganda-ganda nito. Gamitan na rin natin siya ng paso na maganda. Maliit na paso. Ito na rin gamitin natin.
butasan lang natin. Make sure lang na medyo malaki ang butas para draining. Lalo na ito, family ng cactus to. Ayaw niya ng lupa, ayaw niya ng tubig. Kunti-kunti lang dilig dyan. Paminsan-minsan, gusto niyang lagi siyang tuyo. Cactus na yan. Wala kasi akong mas maliit na ano, na kaso dapat sa kanya yung mas maliit-liit lang. Since wala, edi ito na rin. Ito pala guys ay mga galing bingget na mga halaman. Kaya medyo masailan sila kasi tawag doon, nahihirapan pa sila mag-adapt sa init dito. Malamig kasi talaga sa bingget eh. Kaya yan. Yun guys, ganda na niya oh. Ito gusto nito medyo mainit, medyo sa init, pero ayaw din ng tubig. Yan, yan yung gusto ni cactus. Disierto kasi sila eh. Galing silang desierto, pero naayos naman sila sa bingget. Naka-adapt na rin sila ng lamig. Ayan guys, ang ating donkey's tail cactus. Ito naman, niregalo lang sa akin to ni seller. Ito ay crab cactus, pero pag bumuka itong mga bulaklak niya, ang ganda-ganda niyan guys. Ang ganda-ganda niyan. Ayan. Kaya niregalo sa akin ni seller to. Lagay na rin natin siya sa white pot. Para pag bumuka yung mga bulaklak niya, ayos na ayos. Ayan guys, sabi nga. This is for free. Sabi ni seller. Ayan, thank you. Lagay ko na lang sa Facebook kung sino seller ko nito from Bingget. Mabait siya guys, mabilis kausap. Hindi, alam nyo guys, ano, mayroon na rin ako medyo hindi magandang experience sa mga seller. Lalo na sa first time kong medyo naka-experience ng hindi maganda sa Bingget din. Hindi ko na rin naman babanggitin yung kanyang page, kanyang pangalan. Yung experience ko kasi sa kanya, first time ko, after ng live selling, nagpa-invoice ako. Ang daming charges, maliban doon sa mga minahin mo. May mga carton fee. Mayroon pa siyang charge na nag-over kasi ako ng payment sa kanya. Ayaw niya na ibalik. Maliit lang naman na amount. Pero syempre, as customer, parang iba. Kasi sabi niya sa akin, pangkapi na lang daw niya yun. Pwede ba yun? Nagninegosyo ka. Kuhanan yung sale, yung bayad ng pangkape. Ikaw na nga kumita eh. Ayun. Nakaka-bad trip lang yung mga... First time ko lang, tsaka naging isang seller, hindi na ako umulit. At hindi na ako ulit dun sa kanya. Yung mga binigay pa niya sa akin, mga maliliit. Ang sabi ko sa kanya, sana ang sinabi ko sa iyo, bigyan mo ako ng medyo lash kasi nalate ako sa kanyang live. Hindi ko nakita. Siya daw bahala. Sabi niya, sabi ko sa kanya, bigyan mo ako ng medyo lash. Pagdating dito, ang liliit. Sabi ko sa kanya, ba, minaisis ko siya, bakit naman ang liliit binigay mo sa akin? Sabi, sagot sa akin, lalaki din niya mga yan, agalagaan mo na lang. Mapapangiti ka na lang, matatawa ka na lang sa mga sinasabi niya. Ayun. Pero until now, nagla-live pa rin siya. Ganon talaga, maraming first time din siguro ng mga buyer. Kanya-kanya din lang naman. Ganon, okay na. So, again guys, ito na yung aking mga na-repot for today. May Calathea Sibrina. Yan. Calathea Sibrina, ordinary po siya guys, pero pag pinicturan mo, ang ganda-ganda niya. Siya yung aking tinatawag na photogenic plant. Ganda talaga niya pag pinipicturan mo siya.
Ayan. Ito yung aking crab cactus. Hindi pa nagbuka yung kanyang mga bulaklak. Pero pag bumuka yan, ganda niyan. Lalo na this Christmas. May parang seasonal din yung bulaklak daw niya, sabi sa akin ni nang nagbigay. Pag Christmas daw talagang bloom na bloom siya. Ayan. Pero lumalaki to guys, maliit lang yung, syempre regalo lang. Maliit din lang siya. Meron akong nakita nito mga iba-ibang kulay, white, peach, mga ganun. Yung price niya nagre-range sa 700 to 1,000. Pero yung mga ganitong kaliliit lang naman, siguro pwede mo siya makuha ng 150. Ayan. Palakihin ko na lang. Ito naman yung donkey's tail ko, ay nagandaan lang ako kaya binili ko to. Tsaka ito, naka-bundle kasi siya nung pinuha ko kaya nakasama siya. Wala, hindi ako nagbebenta nito kasi napaka-common naman. Pero maganda pa rin naman siya. Sabi nila, air purifier daw yung mga snake plant. So, akin na lang siguro lagay ko sa loob ng bahay. Yun, that's all for today guys. Again, don't forget to subscribe, like, click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga uploads. Yun guys, sana may napulot kayo kung paano ako mag-repot ng aking mga halaman. So, God bless everyone. Stay safe and Merry Christmas. Bye.